At dito nagtatapos ang ating kurso sa komunikasyon sa Akademikong Filipino. Ngayon, ating balikan at sumahin kung ano ang naging epekto ng ating mga natalakay na paksa sa inyong sarili at lipunan bilang isang Filipino. Anyone? Ginoo, ako po! OMG! This dude is so maepal naman. Abay, si Pepe na lang lagi sumasagot. Wala na bang iba dyan? Ikaw, Chad. Ako? I'll pass muna, sir. Maybe Pepe na lang. Abay, sige na nga. Ikaw na lang, Pepe. Anong masasabi mo? Una, sa pamamagitan ng pag-aaral ng kasaysayan ng wikang Filipino, nabatid ko na ang wikang pambansa ay mayroong malalim na pinagmulan at ito ay isang aspeto na sumasalamin sa ating kultura. Pangalawa, sa pag-aaral ng mga teoryang pangwika, aking naunawaan kung gaano kahalaga ang papel na ginagampanan ng wika sa ating pamumuhay. Pangatlo, namulat din ang aking kamalayan sa wikang Filipino sa pamamagitan ng pag-aaral ng kulturang popular at estado ng wika sa ating kasalukuyang panahon. Whatever. At panghuli, ipinamalas ng intelektualisasyon ang mga posibilidad at kakayanan ng ating sariling wika na makipagsabayan sa pandaigdigang larangan. Kung susumahin, ang konteksto na nagdulot ng malaking epekto sa aking sarili bilang Filipino ay ang nasyonalismo. Sa pamamagitan ng mga paksang ito, ako ay namulat na ang wikang pambansa ay hindi dapat isinasantabi, ngunit naway pagyabungin natin ito sa pamamagitan ng ating pagtutulungan bilang isang lipunan. Napakahusay, Pepe. Napakahusay. Isang Pinoy sa puso't diwa, Pinoy na isinilang sa ating bansa. Ako'y hindi sanay sa wikang mga banyaga. Sabi nga ni Gat Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa isang malansang isda.